Happy New Year, mga me and D! So, Sunday na pa nga ito before nag New Year. Dali-dali ko na nga pinalitan ang kurtina ko dahil madumi na nga ito at tinali ko nga muna ang ipapalit ko. Pagkatapos ko nga magpalit, pumunta nga muna ako sa kusina at kinuha ko ang mga saging na tinabi namin ni Dada sa sakin. Binalot nga namin to dahil nga tinutuka ng mga manok. Muntik pa nga namin makalimot at hindi namin namalayan ang mga hinog na palang mga ito. At isa nga ito sa ilalagay namin sa lamesa. Grabe, sobrang dami na talaga na nahinog. At sobrang makakasibla nga at hindi na nga ito bibilhin. Hindi ko na nga na-video ang ibang niluto na pagkain na hinanda namin dahil sa sobrang daming ganap ang araw na ito. At eto na nga lang ang nahagip ng video ko at hindi pa nga kompleto. Ang paggawa ko ng maha blanca. Pagkatapos ko nga magluto ng maha ay pumunta nga ako sa tindahan at ang plano ko ay ibalik sa loob ang nilabas namin noon na sofa. Inilagay muna namin sa tindahan dahil medyo masikip nga sa loob at sa dami ng mga abubot. At ngayon ibabalik ko nga muna itong sofa dahil dito nga kami magpi-picture taking para sa bagong taon. Nagpatulong na nga rin ako sa anak ko dahil yung iba ay busy nga rin sa kanilang mga ginagawa. Si Dada nga ay busy nga rin sa pagluluto ng mga ulam dahil nga siya yung mas marunong sa amin magluto kaya sa kanya nakatoka ang mga ulam. At pagkapasok ko nga sa loob ay inayos ko nga muna itong mga lamesa at itong printer namin ay itatabi ko nga muna. Busy nga rin ang isa kong kambal at gagawa nga daw siya ng letter na may 2024 dahil hindi nga kami nakabili ng mga pang-design. Buti na nga lang at may printer at ipiprint na nga lang daw niya. At ito nga ang nagawa niya at nilagyan pa nga niya ng sombrero at sabi naman ng isa kong kambal ay pangit daw. Pagkatapos ko nga itabi ang mga lamesa ay dali-dali ko rin pinalitan ng cover itong aming sofa. Ito nga yung sinasabi ko na cover na mabigat labhan kaya hindi ko muna ginamit. At itinago ko muna at ngayon ay gagamitin ko na at dahil nga tatlo itong nabili ko, uniform na sila at maganda na tingnan. Standard nga itong nabili naming salasit noon kaya medyo malaki kaya medyo sumikip ang bahay. Pero okay lang at maganda naman tingnan. Nawala na nga rin yung mga pampasikip dito dahil natatanggal nga rin. Maganda nga itong cover na ito dahil stretchable nga siya at may garter din siya. Sobrang haggard na nga ako sa mga oras na yan dahil sa sobrang maraming ginawa. Pagkatapos nga namin maglagay ng mga cover ay kinuha ko na nga rin ang center table na tinabi ko noon at ibabalik ko nga muna. At syempre, another blessing na naman. Magbabagong taon na nga lang, may another unboxing na naman tayo as usual ang kaligayahan ng mga nanay. Buti na lang at dumating na at nakahabol pa itong hinihintay kong mantel para sa center table. And wait, there's more, another unboxing. At nakahabol din itong aking artificial bamboo plant tree. Ay sana all happy talaga ang New Year. Tinulungan na nga rin ako ng isa kong kambal at gustong gusto niya na nga rin i-unbox itong bamboo plant. At yan, natapos na nga rin kami sa sala. At pagkatapos naman namin dito sa sala, ang inasikaso naman namin ay ang lamesa na paglalagyan namin ng mga pagkain. At tinulungan na nga rin kami ni Dada pagkatapos niya magluto at tulong-tulong na nga kami. Nag-iisip pa nga kami kung anong ayos ang gagawin namin. Bali, ang ginamit na nga lang namin na tela ay ang kurtina. At yan, pagkatapos ng isang oras sa wakas ay natapos na rin namin. At isa-isa na namin nilalagay ang ibang pagkain. Ang iba nga ay nasa ref pa at mamaya-maya na kukunin. Sa mga oras ngayon ay nasa 10 PM na. Naisipan ko nga ang gumamit na lang ng paper plate para mabawas-bawasan naman ang mga hugasin. At eto na nga, kompleto na at nailagay na namin ang ibang mga pagkain. Nag-video at nag-picture taking nga muna kami sandali. At mga ilang minuto na nga dyan ay magka-countdown na. Happy New Year po sa inyong lahat. Thank you Lord for all the blessing. And yun lang. Thanks for watching. God bless us all.